Okay, so good afternoon po sa inyong lahat, to our district admin officers, chief clerks, and all those in attendance. Magandang hapon po. So already 1 o'clock, let's start our webinar. We're here for today, and I would like to welcome everyone. Our discussion for today would be focusing on statement of assets, liabilities, and net worth. Ulitin ko, no? Statement of asset, liabilities, and net worth. So this will be a presentation on SALN. This will be presented by, again, our resource person, Police Staff Sergeant Jordan. Again, she graduated from our human resource course conducted by NCRPO a few months ago. And this is part of her cascading activities. And of course, we will always continue to reinforce yung knowledge, yung basic knowledge natin in terms of personal records, personal and records management. Yan yung trabaho natin as admin officers and chief clerks. Yan tayo nakafocus. Dapat hindi natatapos ang isang araw na hindi natin ginagawa yung role na ito because nakasalalay naman sa atin yung kapakanan ng ating mga kasamahan sa serbisyo. Dapat walang doubt sa inyo, no? Walang doubt sa atin bilang admin officers and chief clerks that this is something that is very important. Pagka hindi natin ito ginawa, imagine ninyo na lang kung sino yung gagawa. And if we are remiss on our duties and responsibilities, malaki po yung problema. Kaya marami tayong mga kasamahan na it's either nakakasuhan sila, hindi sila napopromote, mababa yung moral nila. Mainly because nakakaligtaan yung mga simpleng bagay katulad na ito. So this is our way of reinforcing yung knowledge and information and to provide clarity kasi marami sa atin. Akala natin, alam na natin. Marami sa inyo, no? Kasama ako doon. Marami sa atin ang, ito yung ginawa namin last year . Yung pag-file namin ng SALN. Ito yung pag-file namin ng IPER. Just to know na mali. Just to know na kailangan mo ulitin. Just to know na another print gastos na naman. Sayang yung oras nyo. Sayang yung pagod nyo. Then ang ending, sisisihin ka pa ng tao mo. Eh kasi si Major Salvacion walang, hindi niya alam . So, we should be able to prevent these things from happening. So that's why we come up with the cascading activities. This is weekly, no? Parati itong ginagawa. So next week, Jordan, ano yung i-discuss natin next week? Ano na may next week natin? Kung last week is IPER, ngayon, SALN, anong next week natin? Kung hindi po ko nagkakamali, sir, retirement benefits. Okay, very good. At isa sa mga kasama natin ngayon magre-retire na. Mag-IDS na siya si Chief Clerk, no? Si Marisa. She will be availing of the non-duty status. Maraming tayong hindi alam sa pagre-retire. Akala natin ganun pa kasimple. Tapos mag-submit ka lang, magsabi ka lang ng memo. Hindi, maraming procedure, maraming hinihingi. So, yan yung topic natin next week. If you want to learn more about ano yung bago, ano yung mga kailangan ninyong ihanda, lalo na kung kayo ay handa nang mag-retire sa serbisyo, next week will be a very good topic to discuss. So, let's not delay this. We are now I'm now going to turn over this webinar to our resource speaker, Police Staff Sergeant Jordan. So Jordan, take it away. Yes, good afternoon. Thank you, sir. PRMS
Okay, sir, again, for the second time around. Good afternoon to everyone. Our topic today is the statement of assets and liabilities and net worth. Yan po yung SALN guidelines po natin, ma'am, sir. So, ang objective po natin sa SALN is to learn the basis and history of the SALN, to recognize the importance of accomplishing in the filings the SALN, to accomplish the SALN according to the laws and rules, to identify the accepted modes of oath-taking, filing, and submission of the SALN during exceptional circumstances. And then, yung overview po ng orientation ko po, yung regarding po dun sa SALN guidelines, ito po yung basic information of the SALN, accomplishing the SALN, compliance procedure, and the violations and penalties. Then, first, what is the SALN? SALN means the statement required from government employees under existing laws which requires disclosure of assets, liabilities, and net worth. So, familiar po tayo dyan, mga sir, ma'am. So, saan po natin kinukuha yung mga laws ng SALN, sir? So, under 1987 Philippine Constitution, Executive Order Number 292, Republic Act Number 3019, Republic Act Number 6713, and Republic Act Number 7160. Ito po yung mga laws on the SALN. And then, civil service issuances on the SALN. Ito po yung number one, implementing rules of RA number 6713. Ito po yun, sir, yung then civil service MC. Ito po yung ibig sabihin po ng CSC MC number 2 and 2013, revised SALN form with guidelines. Then CSCMC number 3, 2013, amendment to review and compliance procedure. CSCMC number 3, 2015, revisal and form and amendment to guidelines. And then yung CSCMC memorandum circular number 13, 2020, SALN electronic filing. Yung and the last, civil service MC number 6, 2021, SALN during exceptional circumstances. Lahat po ito, sir, mayroon po tayo mamaya, ma'am, madadaanan po natin. Sa legal basis po, ito po yung napapaloob, Republic Act number 6713, Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Then the 1987 Philippine Constitution. What is the SALN? So, yung nabanggit nga po natin kanina, mga sir, ma'am, SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Disclosure of Financial Connection or Business Interest. Identification of relatives within the fourth degree of consanguinity or affinity, which also include Bilas, Balae, and Enso. So who are required to file? All officials and employees of national and local governments, state, universities, and colleges, and government-owned and controlled corporations, and their subsidiaries with or without original charter. And then mayroon po tayong exempted from filing, those serving in honorary capacity. Ito po yung tinatawag pag sinabi pong honorary capacity, honorary person who are working in the government without service credit or without pay. Kaya po sila po ay exempted. Ito po yung mga laborers, casual or temporary workers. Sila po yung mga exempted na mag-file ng SALN. However,
those holding career position under temporary status are required to file their SALN. So, yung sinasabi po dito, kasi nabanggit po natin yung temporary casual or temporary workers, dito naman po sa however, ito po yung commonly full-time paid position. Kumbaga, mayroon silang paid position in their field. Example po dyan, yung mayroong administrative assistant, yun po. Pero nasa temporary status sila, pero may hinahawakan po silang position. Yun po, magpa-file po sila ng SALN. Required po sila, mga sir, ma'am. Yung mga SALN forms natin, sir, before 1994, makikita po natin dito, sir, papahapyawan ko na lang, sir, kasi mahaba to. So, magmula nung 1989 na SALN form, ito po yung klase po niya, sir. So, mayroon pong nabago. Ito 1994, 2008, 2011, 2013, and then yung ginagawa, yung ngayon, sir, na ginagamit po natin is 2015 revised SALN form. So ito na po yung pinaka ginagamit po nating form pagpapile. So birth history of SALN form, ito po nakalagay po dito. Yung mga naunang mga SALN po, ang mga tinanggal po ay yung amount and sources of income, yung sa bago natin pong ginagamit. So amount of personal and family expenses, amount of income taxes paid, declaration of nature of real properties, tinanggal na rin po. So nung una po, kasama po dun sa SALN, pero ngayon po dahil sa nirevise nila 2015 po, tinanggal po nila, may mga tinanggal na po sila. Kaya kung may time po kayo, sir, basahin nyo lang po para mayroon po kayong idea yung pagbago ng SALN form po natin, mga sir, ma'am. So dito na lang po tayo sa accomplishing the SALN form. So ito po yung guidelines po natin. Fill it out together with the guidelines which was arranged to match the sequence of information needed from the declarant. So mayroon po tayong guidelines in the filing out of the statement assets, liabilities and net worth SALN form. So babasa niyo po dyan, mga sir, ma'am. So ito po yung mga, ito na po yung sample form po natin na ginagamit ngayon. Ito po yung 2015 na revised under ng Civil Service Resolution number 1500088, promulgated on January 23, 2015. So for example, sir, kung mag-fill up po tayo, ito po yung pinaka-setup. So, in case of separate filing po, sir. So, magtatanong po tayo. So, ngayon, sir, ang plan natin, 2020. First, yung ating SALN. So, pag separate filing po, wherein the personnel submit his or her SALN with different information from his or her spouse. Yan po yung tinatawag na separate filing. Note po, tandaan po natin, sir, ang separate filing applicable only to personnel with a spouse working in the government. Mga sir, ma'am, yun po yung separate filing. Exclusive properties shall not be declared and shall not be included in the computation of the declarant's net worth. Okay, mga sir, ma'am. Pag joint filing naman po, lahat po yan i-declare po natin. Declare all properties of the spouse. And sa declarant's children, sir, i-fill upan po natin dyan. Kung wala naman po, lalagyan natin lang po ng NA, NA, NA sa mga guhit po. Lahat po ng guhit po yan, sir, lalagyan po natin ng NA. Pero pwede rin po yung isang malaking NA po. According po kay nag-lecture po sa amin na taga civil service po. Pwede po yun. Ino-honor po nila, sir, yung big na NA. Then sa real property, mga sir, ma'am, pag nasa real properties na po sa
naka-indicate po, ito po yung, ang description niya is house in lot, land, condominium, improvement. Yun po yung description sa real properties. Pagkain po, uri ng residential, ito ba ay commercial, industrial, agricultural, or mixed use. Okay, sundan na lang po kasi nandyan na rin po sa ating ano PowerPoint. Yung exact location po, kung saan nyo po to, kung saan po naka-base yung binili nyo pong house in lot o condominium man po, ilalagay po natin yung exact location. Then yung assessed value, ito po yung the fair market value and assessed value. Pag sinabi kasing fair market value, ito po yung selling price dun sa property na ibinili to which a buyer and seller na mayroon po silang agreement, can agree. Yun po not fair market value. Pag sinabi namang assessed value, ito po yung value ng property or land, in short, halaga ng tax na shall be declared. Ito naman sir, yung acquisition, pag year, kung kailan nyo po binili, tapos yung mode, kung ito po ba ay sale, inherited, minana, inheritance, kung mana na pinamana sa inyo yung bahay, o mana ng kung sino po, donated or donation, may nag-donate, o nag, yan po sir, yun yung ilalagay nyo po dun sa mode. Sa acquisition cost po, yun po yung kung magkano po yung binayaran nyo po, amount of money paid to acquire or own the property, amount of expenses, improve or improvements. Okay, mga ma'am, sir. Declaration of assets, co-owned properties. Declarant shall disclose the proportionate amount of share in the property. Pag sinabi kasing co-owned properties, kasamang may-ari po. Ito po yung declaration of asset na po natin. Property subject of a contract to sell, the amount already paid shall be declared under personal property. So, pag sinabi kasing contract to sell, refers to an agreement between the seller and a buyer. Then yung number 3, mortgage property. The actual purchase price is the acquisition cost. So mortgage property, example po pag mortgage property, ito po yung mga commercial property, mga business, mga sir ma'am. Liability to be declared shall be outstanding balance of the loan as of December 2020. Kung ngayon po tayo magpo-file the year ng 2021 po kasi 1 year. Mga sir, yung ano po yung contract to sell versus contract of sale. So, under ng contract to sell, bilateral contract where the prospective seller, while expressly reserving the ownership of the subject property despite its delivery to the prospective buyer, commits to sell the property exclusively to the prospective buyer upon full payment of the purchase price. So, ito po yung bilateral contract agreement between two parties in which
each side, sabi nga, agrees to fulfill their side of the bargain. So, yun po yung ibig sabihin po ng bilateral contract. Or the most common types are business contracts. Yun po, yun ang palog po ng bilateral contract. Such as sales, contracts for which the buyer premises to pay the price and the seller. Yun mga sir ma'am. And then ownership is reserved to the seller upon until payment of full price. Then title is retained by seller until full payment of the price. Under po ng contract of sale, by the contract of sale, one of the contracting parties obligates himself to transfer the ownership and to deliver a determinate thing, and the other to pay, therefore, a price certain in money or its equivalent. And then title to property passes upon the delivery of the thing. Then seller loses and cannot recover the ownership unless the contract resolved and rescinded. So, ito po mga sir ma'am, yung contract to sell versus contract of sale. So, dito na po sa personal properties po, pag nag-fill up po tayo, pag sinabing personal properties, ito po yung mga jewelry, appliances, furniture, motor vehicles, and other tangible movable properties po natin. Yun po yung under po ng personal properties. Pag sinabing liabilities po, ito po yung financial liability or anything that can result to a transfer or disposal of an asset. So ilalagay po natin, for example, yung type of loan po natin from banks, financial institution, and others such as personal, multi-purpose, salary, calamity, loan. Pag sinabing salary, ito po yung, kunwari, nanghiram po tayo sa ating mga kamag-anak, pwede po natin ilalagay po dyan sa nature. Then name of creditors. Then yung outstanding, kung magkano na po yung balance nyo po dun sa inutang yung principal amount. For example po, dun sa PSSg, loan, tapos name of creditors, PSSg, outstanding balance. Kunwari, nakakalahating taon na kayo. Kunwari, ang outstanding balance nyo na lang 50,000. Yun po yung i-declare nyo po doon sa outstanding balance, sir. As of December 31, 2020. George? Yes, sir. Para lang ma-motivate yung mga kasama natin. At the end of your presentation, meron akong 5 questions. Yes, sir. Multiple choice naman. So, mamaya testingin natin kung nakikinig sa iyo yung mga ito. Thank you. Okay, sir. Thank you po. So, dun sa likod po ng ating form, SALN form, may nakalagay po dun sa relatives and the government service. So, ito po yun. Pwede po within the fourth degree. So, pag sinabing kung sa first degree natin, ang consanguinity natin are parents or children. Then yung affinity, parents-in-law. Yun yung first degree po natin. And the second degree, grandparents, grandchildren, siblings. Then yung affinity, grandparents, in-law, brother-in-law, and sister-in-law. Hanggang third degree, uncle, aunt, nephew, niece. Pag dito naman sa kabila, affinity, uncle, aunt-in-law, nephew, niece, in-law. Yan po yung tinatawag na third degree po natin. Pag fourth degree, yun po yung mga first cousin,
and then yung affinity first cousin in law. Yan po yung ilalagay. Pwede po din natin isama yung ating balae, bilas, and then inso. The wife of an elder brother or male cousin. Yun po yung tinatawag na inso. So, certification and signature. Dito po. Sa certification of signature po, declaration should be true and correct. Certification and signature, declaration should be true and correct statements. Identification of the relatives is only to the best of the declarant's knowledge. Both spouses, kung mayroon po kayong asawa, should sign whether in the government or private sector. Dito po yun, sir, yung sa signature of declarant, tapos yung sa kabila, sa spouse nila, signature of co-declarant islang spouse. Kailangan po nila pumirma. Then, if signature cannot be acquired, an explanation should be attached. Kung ang asawa po ninyo is nasa ibang bansa o kaya seaman, pwede nyo po lagyan na i-attachan ng letter para malaman po dun sa kung saan po dadalhin yung ating mga SALN. Makikita po natin kung saan po dadalhin. So, electronic and digital signatures versus ito po, for the compliance in 2020 and during exceptional circumstances, electronic digital signatures are allowed to be used in the execution of the SALN. Dito po yung sinasabing exceptional circumstances, kung ang declarant po natin ay mayroon pong emergency like family problems or illness, pwede po yung electronic or digital signatures. Ina-allowed po nila, mga sir, ma'am. So, mapapansin po natin dun sa form natin na pinipill upan, mayroon pong page 1 of para po to avoid insertion of pulling out of pages. So, kailangan po natin lagyan ng number. Kunwari, kung page 1 po tayo, 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3. So, nakablangko po yun para maiwasan po na malagyan o mabawasan ng pages. So, pag kinakailangan po ng additional sheets, magdadagdag po tayo dahil sa yung ibinigay o yung required na underline o ilang kwan lang po yan, hindi po natin pwedeng singitan o dagdagan yung mga space dun sa SALN po natin. Gagamit po tayo ng additional sheets for the our SALN, sir. Kung meron kayo, ito po, declara. So, dito na tayo, sir. Other reminders. So, bawal po, no? Unnecessary markings. Fill all applicable information. Otherwise, write NA or not applicable. Pwede pong buo na not applicable or NA, N islang A. Filing up the form may be handwritten, computerized, or typed. Allowed po, pwede pong handwritten, computerized, or type kung saan po kayo mas makakagaan. Tapos, pag handwritten po ang inyong gagamitin, kailangan po mabasa. Must be legible. So, review and compliance procedure. So, compliance consists of filing the declarant with the concerned department, agency, or office. Submission by the department or agency or office with the proper repository agency. Dito na po makikita natin. So, filing of the SALN. Within 30 days reckoned from the date of assumption of office.
every April 30 of each year thereafter. Then within 30 days reckoned from the date of separation from service. So, sir, magtataka kayo, bakit kailangan natin yung physical filing, filing of the SALNs with the concerned department, office, or agency. So, personnel, administrative division, or unit, yung admin po natin. Doon po tayo magsasubmit. Electronic filing. So, allowed for the, ito po, sinisend po natin. Allowed for the compliance in 2020 SALN as of December 31, 2019. So kung ngayon po tayo December compliance 2021, pero ang SALN po natin as of December 31, 2020, during exceptional circumstances. Ito po yung process ng ating kuan, electronic filing. Department, agency, or office must put in place processes to enable online or taking an electronic filing and to ensure that the SALN electronically filed. Pag-blue vaccine kayo, ay tapos ka na, no? One, two, pag-blue. One, two. And authenticate. Pag-blue vaccine kayo. Declarant physically reporting for work or under AWA may electronically file the SALN. File SALN should be in PDF files. So ito po, ini-scan po natin and then convert to PDF file. An electronic SALN is considered the original and a printout is considered a duplicate original. Ito po yung pan natin, sir, kung saan po under yung repository agencies po ng ating mga SALN po. National Office of the Ombudsman, Office of the President, Secretary of the Senate, Secretary of the House of Representatives, Court Administrator, Deputy Ombudsman, and Civil Service Commission. George? Yes, sir. Sa mga kasama natin, oh, yan yung controversial ngayon, yung Ombudsman ayaw niyang i-release without prior consent coming from the declarant. So kung nakakikinig kayo sa radyo, sa TV, sa mga news, nagbabasa kayo ng dyaryo, yan yung mga pinag-uusapan ngayon. Kasi yung Ombudsman, yung pinaka-latest nila, ayaw nilang i-release ang SALN of particular government officials without prior consent coming from the declarant. So, yan yung ano, yung guidance. Sige. Sir, mayroon po tayong ano, napapalob na penalties. So, ang first offense po, ito po. Suspension of 1 month and 1 day to 6 months. Then yung second offense, dismissal from service. Yeah. Violation of head of agency, yan po. Kung hindi po tayo nakapagpasa ng SALN, yung ating pong chief, ito po yung magiging penalty po niya. Simple neglect of duty. Failure to comply with Civil Service Memorandum Circular Number 10, 2006 in relation to the review and compliance procedure in the filing and submission of the SALN form. So nabanggit ko po kanina yung penalty
pag first offense po, yun po yung suspension po, 1 month and 1 day hanggang 6 months. Pag naulit-ulit na hindi po tayo nakapag-file ng SALN, dismissal po from the service. Okay na po mga ma'am sir, thank you po. Okay, thank you. Thank you to George. Yes, sir. Paki-silent lang muna yung sayo at mag-i-exam na yung mga nanonood sa atin. Sige, paki-out na yung ano, paki-stop yung paki-stop. Okay, so tapos na si George. Kayo naman ngayon yung magpe-present sa sarili ninyo kung kayo ay natutunga ba o hindi. Sige, 5 questions lang naman. Very simple na mga questions ito. Ready na ba? Ready na? At tingnan nga natin, paki-open yung mga videos nyo. Yan. So, ano yun natin ha? Tingnan natin kung tayo ay natandaan natin yung mga tinuro ni George. Okay, question number 1. Anyone? Ano sa palagay nyo ang sagot sa question number 1? Volunteer. Ikaw na, Jo. Sige, go ahead. Letter. Bakit letter B? Bakit letter B? Asset, liabilities, and network. So yung end, no? Nandun sa pangatlong word. Asset, liabilities, and network. So letter B. Tama. Next. Oh, ito, madali lang to. Anyone from the group? Oops, sorry. Anyone? Related by blood. Oh, what is the degree of consanguinity ng isang relative? Hanggang saan? Letter A po. Sure. Letter A. Tama ba, George? George, tama ba yung sagot nila? No, sir. Ano dapat ang sagot? Fourth degree. Ayun. Okay, sige. Nice try. Ready. Third question. Ayan. What shall be the possible punishment for violations in the filing of SALN for head of agency? Anyone? Okay, matakot. Tanong lang yan eh. Letter A, sir. Letter A. Simple neglect of duty. Okay, bilig na lang ito nito. Hindi ako makaano. Sir, all of the above. All of the above. So, pagka yung chief of agency natin, si Chief PNP, no? At hindi sumunod yung mga tao, hindi nag-file ng SALN at maraming mga tinago. Yan yung mga kaso ng Chief PNP tsaka ng mga chief of offices natin. So bukod sa simple neglect of duty, meron ka pang first offense tsaka second offense. So, depende na yun kung anong gravity. Okay, last question na po. This is where you will put the amount of second to the last pala ito. This is where you will put the amount of money paid to acquire or own the property. Ano to? Letter A, real property description. B, real property acquisition. C, real property kind. Or D, real property acquisition. Letter D. Tama ba siya? Tama ba ano? George? Sir. Correct. Ding. Okay, sige. Last question of the day. This is the sum of all assets, real or personal, real and personal, less or minus total liabilities. Ano ba siya? A, liabilities, B, asset, C, net worth, or D, real property? Yes. Sir, letter?
C. Letter C. Letter C, as in Charlie, network. Tama ba sila, George? Tama? Tama. Okay. Very good. Mukhang nakikinig nga itong mga kasama natin. No? So, thank you for participating in the short quiz. So, I think pasado. Pasado kayo sa examination natin. Okay. So, with that, let's now proceed to the question and answer portion for our personnel. Baka may mga agam-agam kayo at saka may mga kwento, mga chismis sa Facebook. Ito na ang pagkakataon ninyo na i-clarify natin yung mga tanong na yan. Sige, the floor is now open for question and answer. Anyone from the group? Ah, mukhang tahimik ka. Na, ano ba? Napagod ba sa exam? Anyone from the group? Clarify nyo ba? Baka mamaya may mga may clarification kayo. Baka tanungin kayo dyan sa baba. Tanungin kayo ng mga kasama ninyo. Ano ba tong ganito? Katatapos nyo lang ng seminar. Tapos hindi nyo agad alam. So, by the way, pinost ko na yung presentation ni George dyan sa chat box. I-download nyo na lang. You can download it. No? Basahin nyo siya pag may time kayo. Or i-replay nyo yung itong ano na to, itong webinar na to. We will post this webinar doon sa ating Facebook page. And you can play it anytime. No? Pag hindi, meron kayong hindi naintindihan, magulo. Now, ano nga ba yung tinuro ni George? So, pwede nyo siyang i-play anytime of the day, 24/7. Habang kayo ay nagja-jogging, kayo ay nagda-drive. Yan. Tapos, pagka meron kayong kasamaan dyan na hindi nakapanood ng ating webinar, pwede nyo i-send yung link. And then, makakukuha nyo na yung information. So, yan din po yung dahilan bakit natin ginawang webinar na ito. We are recording it and then we are going to post it after. Okay, so sino po ang may tanong? Sir, ako po. Good afternoon. Good afternoon. Sige po. Yeah, sir, tanong lang. Sir, may clarify lang sana ako about sa pag-fill up ng SALN. Yung mga insurances ba, sir, natin, ilalagay ba yan sa SALN, sir? Hindi ko kasi naano kanina kung ilalagay din ba siya. Okay, so ang tanong ni Major Magistrado is kailangan ba pati yung parang yung mga insurance ng Medicare ganun? Yes, sir. Oo. Life insurances. Oo, insurances. Sige. No. George? No, sir. I know, ma'am. Hindi po natin ilalagay yun, ma'am, yung insurance po natin. Doon sa SALN po natin, ma'am. Kasi pag sinabi kasi pong personal property, yun po yung mga binibili po natin na para sa atin po, like mga jewelry, mga appliances, yung kung mayroon po tayong pera sa bangko, yun po yung mga personal po natin, ma'am. So, hindi po siya kasama yung insurance po sa SALN po natin. George, i-clarify lang natin yung tanong. No? Pag sinabi ba natin insurance, so let's say for example, kumuha ko ng insurance, ako, kunyari, bayaran akong insurance. Binabayaran ko siya monthly. Babagsak po dun sa liabilities yun, sir. Ayun. So, papasok siya sa liability habang binabayaran mo. Yes. Ano pagka nag-mature na? Nag-mature na, sir. So let's say, for example, babayaran mo ng 10 years. Yes, sir. After 10 years, bayad mo na yung life insurance mo. Wala ka ng liability, sir. Papasok na po dun sa personal. Parang magiging
money mo yun, sir. Personal. Ah. So, ibig ko sabihin, ulitin natin, no? Nung binabayaran mo yung insurance, papasok siya sa liability. So, let's say, for example, nagbabayad ako ng 500 pesos para sa insurance ko. Tapos, after 10 years, titigil na ako sa pagbayad. And then, hindi pa siya magmamature, di ba? Medyo may time for to, para magmature. Tapos, bigla siyang nagmature, let's say, for example, after 15 years. Mag-iing worth, oh, savings mo na yun, sir. Oh, worth 500,000 siya. Yes, sir. Declare mo as savings mo yun, sir. Pero hanggat di nagmamature, hindi ko mo nilalagay. Yes, sir. Liabilities, babagsak yun, sir. Tapos kung ilan po yung balance niyo. Okay. Nasagot ba, Major Maestrado, yung tanong mo? Yes, sir. Kung ganun. Kasi dito ko siya... Previously kasi dito ko siya nilalagay, sir, sa business interest and sa business interest ko siya nilalagay na portion. So dito pala siya nag-fall sa liabilities, no? Habang binabayaran. Habang binabayaran. And then pag na fully paid na or nag-mature na siya, magiging savings mo na yun. So kung na fully paid na siya, magiging savings na siya. Kasi may mga insurance kasi na 10 years to pay, pero nagmamature siya mga 20 years pa. So, saan siya mag-fall kung hindi pa siya nagmamature, though fully paid na siya? Sa savings mo na yun, ma'am. Kasi hindi mo na siya binabayaran. Yes po, ma'am. Okay, sige. So, yung mga ano naman, marami akong tanong ha, kaya nga gi-request ko ito kay Sir, ano, kay Sir Ace. Yung mga ano naman, like yung mga equities mo, mga ganyan, mga treasury bills, mga ganyan, saan mo siya ilalagay? Naka-mute ka, George. Sa liabilities mo yun, ma'am. Yung mga binabayaran po natin. Opo. Kunwari po, for example, nagre-rent po ako. So, yung kwan ko po, di ba, as of December 31, 2020. So, kung magkano po yung rent ko ng monthly, ito total po yun. Tapos, yun po yung ilalagay ko po dun sa amount, dun sa liabilities po natin, ma'am. Ganun po yung mga... Teka. Ilinaw natin. Major Maestrado, ito ba yung sinasabi mong, let's say may stocks ka? Yung ba yung tinatanong mo? Yes, sir. Mga okay. Investment, money investment mo, sir, ba? Clarify natin yung sinasabi ni Major Maestrado. Baka hindi naiintindihan ng mga kasama natin. Oh. So, there are investment na you can do katulad nung sa mga stock exchange. Doon ka ngayon naglalagay ng pera mo. Tapos, syempre, volatile pag stock market, diba? Minsan panalo ka, minsan talo ka. Magandang tanong yun, George. No? Example natin, let's say, naglagay ka ng tumaya ka sa Jollibee, sa stocks ng Jollibee. For a certain amount, sabihin natin 100,000. And then, paano yun, ano, George? Yung 100,000 na nilagay niya sa stocks ng Jollibee, let's say, tumubo siya ng 1% o 10%. Kunyari, nanalo siya doon. So, every time naman nanalo siya, kahit 100,000 lang yung nilagay niya sa stocks niya, and then tumubo ng 10%. Yung 10% na proceeds ng stocks na yon, papasok ba siya doon sa iyong asset or personal? Personal. Para siyang, naka-ano ko ulit, George, naka-mute ka, naka-mute. Personal. So parang bank account mo. Bank account, yes, sir. Okay. Lilinaw lang natin, ha?
nung let's say January, naglagay ka ng stock mo na 100,000. By December, tumubo yung pera mo nang let's say nag-triple siya, naging 3 times. Naging 300,000 na siya. Although initially ang nilagay mo doon sa stocks mo is 100,000, pero by the end of December it became 300,000. Ang ini-declare mo ba is 100,000 o yung 300,000? Yung 300,000, sir. Okay. Sige, para malinaw tayo. Ha? Then, yung kanina, dugtungan ko lang yung sinabi ni Major Maestrado. Di ba, yung sinasabi niya, insurance. Meron din tayong scholarship. Kunyari, ano bang mga scholarship na available? Ilam Life. Naglagay ka ng scholarship para sa anak mo worth 500,000 pag nag-mature. So, ibig sabihin ba niya, habang binabayaran mo, tulad ng insurance kanina, pasok siya sa liabilities. Yes, sir. Pero once na nag-mature na siya na worth 500,000 of scholarship para sa anak mo, pasok na siya sa personal mo in a form of savings. Yes, sir. Ayun. So kasama dito yung mga other insurances, ano? Kunyari, paano yung ano? Insurance ng palibing. 'Di ba? Meron niya. Yeah. 'Di ba meron niya? Mortuary. Pati yung lupa, sir. Oh, diba, yung lupa, sir. Yung St. Peter ba? St. Peter. 'Di ba? Tama, sir. Oh, 'di ba? Yung St. Peter, meron diyan eh. Nag-start ako before 11,000 yun eh para sa burial. Actually, burial, cremation. Nababayad ako ng 11,000 per annum for I think 5 years or parang ganun. Pero pag nag-mature siya, kaya binayaran ko na siya. Ang worth niya is I think double nung worth na in-invest ko. So tama ba, George? Habang binabayaran ko pa siya, papasok siya sa liability ko. Pero once na nabayaran ko siya at nag-mature, automatic, kung magkano yung total amount na ma-benefit ko out of that mortuary or cremation benefits, yun yung papasok sa personal ko in a form of savings. Yes, sir. Ayun. Okay. So, malinaw. Malinaw, ha? Any more question? I think mayroon pa yata si Major Maestrado. Sir, dadagdag ko lang regarding doon sa mga ganyan na mga stocks or equities like that. There are times kasi na yung economy bumababa, gaya nito ngayong COVID. So, yung earnings mo nung sabihin natin for the past 3 years, biglang bumaba. Yung dating green naging red sa ngayon. So, saan natin siya ilalagay ngayon? Example ulit natin. Example ulit natin. So let's say parehong scenario kanina, no? Nag-invest ka ng 100,000 noong January sa Jollibee. Eh hindi pala Jollibee 'yun. Jollibee. O Jollibee pala yung pangalan noon, namali ka ng pindot. Nalugi. By December, imbis na 100,000 yung naging investment mo, bumaba siya. Sa pagkukulo na lang yung 100,000. So, tama ba, George? Sa 10 piso na lang yung savings mo. Kasi bumaba eh. Nalugi ka eh. Sir, pag kasi ano, saving kasi na sinasabi, wala naman kung exact amount. So, kung ano po yung savings nyo na nasa inyo po, yun lang po yung i-declare po natin. Hindi po tulad nung liabilities po, naka-exact po yan eh. Mayroon po tayong mas tinatawag na monthly na binabayaran. So, i-deduct po yung amount. So, hindi po tulad dun sa personal po natin. Pag savings po, pwedeng mabawasan kasi ginamit po natin. So, hindi po pwedeng, porque i-declare mo po na 300,000 sa susunod na taon, dapat 500,000 kasi nag-interest. Hindi po. Ibig sabihin yung hawak nyo po, cash on hand, yung nasa bangko,
So bali, fluctuating lang ang ilalagay mo doon sa personal assets mo, doon sa savings in terms of sabihin natin equities. Pwede pala yun? Yes, ma'am. Okay. Sige, sige. I-clarify lang natin, ha? May period kasing covered. Yes. So let's say for example, again, balikan natin yung example natin kanina. 100,000 in January. Unfortunately, nalugi yung Jollibee stocks na pinag-investan mo. So by the time na mag-December na siya, yun, naging 10 piso na lang siya. So talagang lugi ka. So pasok siya sa savings mo. Pero ang i-declare mo na lang by December was yung 10 piso. Alam naman, i-declare mo pa rin 100,000. Eh nalugi ka nga eh. Nalugi yung investment mo. Hindi mo pwede i-declare 100,000. Parang, ano yun, baka tanungin ka pa in the future, oh, saan mo nakuha yung 100,000 dyan? Eh, 10 piso na lang pala yung worth ng stocks mo. Parang ganun. Ganun din siguro sa bangko, no? Pagka kunyari, may araw na bigla kang nag-disaster ka, wag naman sana, nabunot mo yung tinatago-tago mo dun na savings mo, eh di, yun, kung ano yung natira dun sa bank account mo, di yun ang i-declare mo. So, nasa sa'yo na yun, again, honesty is the best policy. Pero kung may tinatago ka, yun lang. Yun talaga yung problema natin. Kaya nga, yan yung mga malalaking issue na yung iba, they are claiming na, oh, i-declare nyo, hingi kami ng kopya ng SALN mo for the purpose na to prove bakit mo sinabing 100 million lang yung pera mo. Samantalang, pagka inimbestigahan ka ngayon, nakita, meron ka palang bank account sa ibang lugar, tapos may mga investment ka pala dyan, na meron ka palang stock exchange. Tapos nung tinotal yung assumption nung kung sino man yung nakaaway mo, eh hindi pala 100,000, more than pa. So doon napapasok yung justification mo. So let's say, in this case, kung 100,000 nga yung naging stock, tama, 100,000 nga yun. Ang problema, bumaba yung stocks ng Jollibee. Eh. Nagkamali ako ng pindot, hindi Jollibee. Jollibee pala yun. So, 10 piso na lang talaga siya. So, yun. I think that's the logic of it. No? Again, hindi naman siya masyadong rocket science. What is very important for us, I think, is if yun talaga itutuo mong pera, pera mo yan, hard-earned money mo yan siya, wala naman siguro masamang i-declare mo yung kita mo. Kasi totoo naman siya eh. What is not good is, I think, kung meron kang i-declare na pera doon, tapos hindi mo siya ma-justify. I think yun yung issue dito. Kaya karamihan ng pwedeng possible. I'm not saying everybody's doing it or someone is doing it. Again, wala akong, I'm not privy to that knowledge. Pero what is very logical is, let's say, may dineclare ka doon na, meron kang, may dineclare ka na 1 billion pesos. Siyempre, lahat ng tao magtataka. Si COA at si Ombudsman magtataka. Saan mo kinuha yan? Eh, magkano lang ang ano mo, sweldo mo. So, yun ang issue. No? Pwede mo sabihin na, kasi uncle ko si Bill Gates eh. So, natuwa sa akin si Bill Gates, binigyan niya akong pera. Well, kung kaya mo justify, of course. No, so, ganun. Ano? Magandang mga tanong yan. Buti na lang at nandiyan ka, Florence. You had very good questions. magaganda yung questions. Baka meron ka pa. Baka meron ka pa. Meron baon. Pa. Ayan, sige. Meron banat, pa, banat. Sir. Go. Kung ikaw ay isang incorporator, sir, sa isang company, sir, let's say ang family mo nagtayo ng company, saan mo ilalagay yun siya, sir? Good question. George? Ma'am, pag kasi incorporator o kaya yung sinasabi niyo po, yun po yung type of investment din po ba yun, ma'am? Diba po? So, papasok din po sa personal properties po natin yun, ma'am. Ah, okay. So, anong ibig sabihin dito sa ano na to, dito sa portion dito sa form natin ng SALN?
yung sinasabing business interest and financial connections, hindi ba ito siya dito magpo-fall? Ito sa atin, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Tiga. Ah, okay. Sige. Teka lang, at may mukhang sinasagot to. Ilagay natin sa perspective, Florence. So let's say for example, no, si Major Salvacion, hindi naman totoo. Sinama ako ng aking friend / confidant. Mr. Salvacion, can you be part of our business, no? Ito yung monkey business. So, ginawa nila akong incorporator. And then, itong monkey business na to, isa palang Manila, parang Manila Zoo. No? Nagtayo sila ng zoo somewhere in Pandacan, Manila. Tapos, maraming mga animals. And then, kumikita yung company. So, let's say, for example, yung monkey business ay kumikita ng 100,000 pesos every month. So, ang question ngayon, yung bang 100,000 pesos na kikinikita ng company, papasok ba siya saan? Is it form in a form of a savings? Is it an asset? Papasok ba siya? Asset ko ba siya? Kasi may lupa yung zoo na yun eh. Monkey business zoo. May infra din, sir. May buildings din. Oo, tapos may mga sasakyan pa. Correct? Tapos sabihin na natin maraming pang mga asset, no? Maraming asset. Ang question ngayon, George. So ang tanong dito, no, ako ay ginawang incorporator sa isang monkey business. 'Yun yung pangalan ng business. Tapos itong monkey business na to nagtayo ng parang Manila Zoo diyan sa may Pandacan, Manila. Kalaban ng Manila Zoo. So maraming animals. Tapos may lupa, may mga sasakyan. Pero incorporator ako. Kumikita siya ng 100,000 pesos monthly. So ang tanong, saan kaya papasok ito? Yung bang lupa ng aking monkey business, pupunta ba ito doon sa assets? Yung bang kinikitang 100,000 a month, papasok ba siya sa aking savings? Yung liability ba na yung itong monkey business na to ay naka-loan pala siya sa World Bank for worth 1 billion pesos. Kahit kumikita siya 100,000 pesos. No? So ano, papasok ba yon sa aking liabilities? Pwede ba yon? Kain ka kasi. Okay, so binulungan lang ako ni ano ni binulungan niya lang ako. So paano, George? Banat. Kung yung inyong business is nakapangalan po sa inyo, papasok po dun sa inyong personal properties, dun sa asset. Sa real properties po ninyo, kung nakapangalan, na i-transfer na po sa inyo, ma'am. Corporation George. Siya, George eh. Corpo. George, kailangan mano tayo, no? Very technical ata ito. Let's be reminded, no, that if it is a corporation, the corporation is a juridical entity. Let's be reminded of corporate law. It is a juridical entity separate from the individual. Kaya nga pag hinahabol ang isang corporation, hindi nila pwedeng habulin ang personal property mo. Ang pwede lang nilang habulin, yung corporate property. Kasi nga, it's as if yung corporation is a person. Kaya ang tawag doon, juridical entity. It is existing as a separate person aside from the individual person being part of that corporation. Ewan ko lang, hindi naman ako attorney, pero yun ang narinig ko sa aking mga classmate na attorney. No? So, maybe clarify natin tong tanong na to. Magandang tanong yan. Ha? No? So, pero what is clear, no, sa akin, ano yung klaro dito is that
the corporation as a juridical entity, meron siyang assets, liabilities, and net worth then. So meaning, you as an individual is just part of that corporation. And I'm sure, hindi lahat ng kinikita na 100,000 monthly mapupunta sa'yo. Hindi rin lahat ng asset ng kampanya or ng corporation belongs to you. Kasi for all you know, nakalagay doon sa bylaws, so yeah, 70% ang pwede mo lang i-claim sa mga assets. Nasa kontrata yun. And then, kung paano dinidivide ang profit, again, nandun din sa bylaws yun. So, for me, what is clear is kung ano yung nakalagay at naka-stipulate doon sa contract, and then magkano yung talagang subi para sa'yo, yun lang ang pwede mong claim. I think, if I'm not mistaken. Pero sabi nga ni George, kailangan nakapangalan sa'yo. If it hindi naman nakapangalan sa'yo, hindi mo pwede i-claim. Tama ba, George? Pero i-clarify natin ito. No? Magandang tanong yan. Yes, sir. Kasi yun ang isa kong concern. Kasi pa based doon sa mga narinig ko lang naman, hindi ko rin kasi natanong talaga personally or what. Gaya ng sabi mo nga kanina, separate entity yung ano yung corporation. So yung mga asset dyan, lahat, hindi man talaga mapupunta sa akin lahat kasi hati-hati yun. So I cannot declare them dito sa real property ko at saka dito sa personal property ko kasi iba siya, iba. Kaya lang, yun ang kaya-clarify ko sana kung kailan tayo magsusulat dito sa business interest at saka financial connections. Kailan natin ito gagamitin? Yan, magandang tanong yan. Dito. Magandang tanong yan, George. Yes. So let's say, for example, yun nga, connected ako sa monkey business as one of the incorporators. So, hindi ko nilagay sa aking asset yung asset ng company because hindi naman nakapangalan sa akin. Hindi ko rin nilagay sa savings ko yung kinikita na 100,000 ng monkey business because hindi naman 100% sa akin mapupunta yon. Unless otherwise naka-stipulate doon na yung 100,000 walang sa akin mapupunta yon. So mapupunta sa savings ko siya. Now the question ni Florence is, should I now put that on business interest page, yung column na yun? Pag sinabi kasing business interest, declarance existing interest in any business enterprise or entity aside from his or her income from government. So doon po papasok. Ah, so malinaw. So yung monkey business, ilalagay ko siya doon. Kasi sa nalilito ako, tama nga sir. Kasi nalilito ako, mayroon ako dito nakalagay dito sa personal property, pati rin dito sa financial interest. So tama nga sir. Oh, malinaw. Ano ba yan? De, okay lang. Walang problema yun. Para rin sa akin, ang dineclare ko kasi doon, may farm. So sa probinsya yun. Business interest ko yun. Nagpapalay. So ilalagay ko siya. May business interest ako in the agricultural. Meron kami agricultural lot sa probinsya. And then kumikita yon. So yung kinita niya, ilalagay ko as savings ko. Pero nakalagay lang doon na business interest ko siya. Kasi wala naman nakalagay na amount doon sa business interest, di ba? Basta nakalagay lang doon, I'm interested in these kinds of businesses. So let's say, for example, ito maganda. Paano yung Grab? Oh, di ba? May mga pulis tayo na nag-grab. First and foremost, natandaan ko tuloy nung PO1 ako eh. Kasi meron nag-alok sa akin na, oh, mag-taxi driver ka para ano, pagkatapos mo mag-duty, banat na ng drive. Medyo nakakalito nga naman. Ano? Sasakyan ko, gagamitin ko pang Grab. So business interest ba siya? Na part ako ng Grab? I don't think, para sa akin sir, no? Kung
may permit ka, sir, siguro, magpo-fall siya doon. Kasi doon ka magkakare, doon marerecognize na business yun eh, pag ganun ang mga ganyan na situation. As kung hindi ka, kung wala kang permit, parang hindi yata, sir. I don't know, ha? Akin lang yun. Pero baka kasama, no? We are not proliferating yun. Alam nyo kung bakit? May kung tawagin tayo, moonlighting. Huwag nyo kalimutan yun. Very fine line yung tinatraverse natin na yan. Ako, marami na ako mga kasamahan, kabatch ko noon, na tinamaan ng kidlat dahil dyan. Kasi aside from being a police officer, they are quote and quote doing other things other than that, pagkatapos ng duty. So what happened was, dahil may paper trail na, ayun. So word of caution lang sa mga kasamahan natin. So napaka fine line po nito, no, yung SALN natin. But then again, it's good for us to know these things because ignorance of the law excuses no one. Tandaan po natin yan. No? Very legal premise po yan. Police po tayo. We are all law enforcers and we should always be reminded of the law. Batas po yan. The law may be harsh, but it is the law. Pasensya na po kayo. Batas po yan. No? So, again, maganda yung mga tanong. Baka meron pa, Florence. Tama na, sir. Ako lang yata nagtatanong. Hindi ah. Okay, yun nga eh. At least baka yung mga tanong mo, gusto rin itanong ng kasamahan natin yan. Kamo lang very shy ba? So, yan. Yan yung mga magaganda natin pag-usapan. Anyway, magandang mga tanong. Very relevant. Very important to know. Thank you, Florence. Oh, baka naman naiiya lang kayo. Sabihin nyo na, magtanong na kayo. Ayan, si Sir Garcia, mayroon daw nga itatanong. Good afternoon, sir. Good afternoon, at George. Good afternoon, Kuya Ninyo. Good afternoon, sir. Sir, tanong ng isang personnel natin dito. Awarded siya ng PNP housing. Ngayon po, hindi pa siya kinakaltasan. Hindi pa siya kinakaltasan, sir. Ngayon, naku-confuse siya kung saan magpo-call, kung saan niya ilalagay, liability ba o asset. Yun po yung pinakatanong niya, sir. Kung saan niya ilalagay po, sir, yung kanyang awarded na bahay na hindi pa niya napabaya, hindi pa siya sinisingil kasi hindi pa nagkakaltas sa kanyang ASLIC. Yun po, sir, yung tanong. Sir, pero nakapangalan na po sa kanya, na i-transfer na po. May pinanghahawakan na po ba siya, sir? Wala. Ate George, wala pa po. Wala pa po siyang pinanghahawakan. Awarded pa lang daw po. Pero wala pa siyang pinanghahawakan. Kahit deed of sale po, wala po. Deed of sale. Meron, sir. Meron deed of sale. Wala. Wala pa po. Wala pa. Basta yung pinanghawakan niya, ina-report lang sila, in-award sa kanila. Wala pa, sir. Iban-iban doon, wala daw siyang pinanghahawakan. Wala pa, sir. Hindi niya pa po pwedeng i-declare as real properties or asset, under the asset or personal. Kasi hindi pa po na ito-transfer sa kanya, sir. So kung mayroon man siyang pinanghahawakan or ito po ba ay transfer na sa pangalan niya, sir, or may deed of sale, pwede niya po i-declare as real properties po niya under ng personal property. Kaya wala ba? Ang tanong niyang follow-up, Ate George, paano pag biglang nagtaltas, edi paano po daw ang gagawin niya? Punta po siya sa engineering, sir. Sa engineering, yung sino yung award. Apo, basta as of ngayon, wala pa siyang pinangahawakan, hindi pa niya ilalagay yan as asset or liability niya. Yes, sir. Parang ganun. Pag nailagay na sa pangalan niya, doon na siya, doon na makikita kung saan na siya mag- Okay. Yes, sir. Okay, maliwanag po yun. Narinig naman niya, sir, Ate George. Thank you, sir.
Thank you very much. Sa nagtanong, kamo lang, hindi siya nagtanong. Nahihiya sir, nahihiya. Ah, nahihiya, shy. Nahihiya kasi malaki daw yung bahay niya sir. Ah, bongga pala yan eh, bongga. Baka mansion kasi. Oh, sige. Oo, nga, sir. Nahihiya siya sa kanyang malaking bahay. Okay, sige. Yes sir. Thank you sir, thank you Ate George. Okay. Maraming salamat no, mga kasama at... Meron pa bang mga tanong? At nandito na si Lieutenant Colonel April Aquino to give his closing remarks na sa, dito sa napakaganda nating topic for this afternoon. Okay, meron pa ba before I turn it over to Sir Aquino? Going once, going twice, sold. Okay, so wala na po tayong mga katanungan. Again po no mga sir, mga ma'am, this is a recorded session. Sa mga kasama po natin that had missed po itong session na to, yung webinar na to. You can always rewind o baka kayo hindi niyo naintindihan yung ibang na ituro. Pwede niyo balikan. Pwede niyo panoorin ulit. Ito ay naka-post po mamaya or baka bukas. Naka-post na po ito sa ating Facebook page. And you can always return the time. Yun ang kagandahan ng webinar na ito. So without further ado, before I turn it over kay Sir Aquino. Sir Aquino, sir, we discussed today all about the statement of asset, liabilities, and net worth. So na-deliver po ni George yung kanyang napakagandang lecture na natutunan niya during her course, yung training course niya sa human resource. Part po ng mga subjects na itinuro sa kanya ay patungkol sa SALN. So, na i-deliver niya yung mga basic premise like ano po ba yung batas, ano yung history ng SALN, and then ano po ba yung mga bagay na dapat tingnan ng mga tao, mga violations kapag ka meron po silang na-violate dito, anong penalty po niya. And at the same time, dun sa question and answer portion, sir, napakaganda po ng mga tanong, no? Na nasagot naman po ni George, nasagot po natin. Katulad nga po yung ano, yung tanong nga po na paano pag may kasama ka sa incorporator ng isang kumpanya? Pasok ba siya sa asset, sa liabilities, and how does that yung parang differentiation niya? Naitanong din po yung tungkol sa insurance, no? Pati nga po napag-usapan din namin yung patungkol dun sa kunyari nag kumuha ka ng burial na kay St. Peter. So, pasok ba siya sa asset and liabilities mo? Yan. So, yan yung mga tanong po kanina. Nasagot naman po. So, yun sir. Medyo malinaw naman po at mayroon pa po tayong room for improvement. And again, we would like to thank everyone here who have engaged po yung ating session for this week. So, without further ado, sir, ma'am, I now turn over to our Assistant Chief RMDU, Police Lieutenant Colonel April Aquino, sir, as for his closing remark. Good afternoon, Liz. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Itong tama, napakaganda nitong topic natin na SALN. Kasi dito, kung natatandaan yung few years back, meron tayong dating Chief Justice na nakasuhan regarding sa SALN. Meron lang siyang hindi na ilagay sa kanyang SALN. Nakasuhan siya dito. Dito ang yan ang naging itsa ng pagkatanggal sa kanya sa civil service. Nawalan siya ng mga benefits niya sa pag-retire niya because of that. So napakasimpleng bagay. Meron lang siyang inumit na isang bagay na asset niya. Ang pagpirma kasi ng ang pag-fill up kasi ng SALN natin ay parang accounting yan. Debit and credit. Yan ang ano niya. So, lahat ng pumapasok sa iyo, kailangan mo ilagay. Lahat din ng lumalabas sa iyo, kailangan mo ilagay. So, liabilities and assets. So, ang katumbas nito ay accounting. Parang ganun. So, basic accounting itong SALN, kumbaga. So, pero, ang problema nga dito is, yun na, may nagkakamali ng paglalagay. Tayo, hindi lang masyado tayo napapansin kasi hindi naman tayo malaking ibon o malaking isda. Sabi nga, no? Napakaliit natin sa grand scheme of things,
para tayo ay pansinin at ipa-dismiss sa serbisyo. Napakaliit ng dating mga isla. So hindi tayo masyado napapansin. Bumili ka ng sapatos ngayon, dapat inilalagay mo yan. Bakit? Kasi asset yan na pumasok sa'yo. Kasama yan sa personal effects na tinatawag. So maraming bagay yan, napakasalipot ng salin. Pagka nagkamali ka, malaking problema yan sa 67, RA 6713 yan. Pero ang pangkatumbas yan na criminal case pagka nagkamali ka. Perjury kasi yan pagka mali ang inilagay mo. So dapat yan pag-ingatan natin. I remember a few years back din, nasa admin ako ng HS, binalik ng PRM isang box na SALN ng health service dahil may mga hindi naman malaking pagkakamali, konti lang, meron lang hindi nakapirma yung kanyang spouse, diba? Hindi nakapirma yung spouse, wala lang check yung isa. So yung mga ganung bagay, napakaliit na bagay, kailangan hindi natin ipawalang bahala. So kailangan natin sagutin ng maayos ang ating. Pero pa nga silang question na bakit ito negative ang asset? Bakit ito napakaliit ng asset? May sweldo naman siya. Kasi nga, hindi nila alam kung ano yung kanilang kailangan ilagay sa assets nila. So yun ang nagiging problema natin. So maraming salamat kay George sa pag-explain niya tungkol dito sa assets nila. And sana marami tayong natutuhan para hindi tayo magkamali sa pag-fill up ng ating assets, statement of assets nila. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Pero kaya mag-alala, hindi naman tayo, ingat, katulad nga na sinabi ko, we're not that big a fish para mapansin. Pero iwas problema na rin, baka mamaya meron sumilip sa inyo. Okay? So pagbutihan natin ang ating pag-fill up ng SALN, malapit na naman tayo mag-fill up ng SALN, ayusin. Kasi kino-compare yan sa ano natin, kung natatandaan nyo, kasama dito, kasama natin sinasubmit yung ating tax, income tax returns, di ba? So ito yung tumpas nila, yung income tax return mo, sa dami ng iyong assets. So kung ito lang ang iyong ano lang, ang iyong pinagkakakitaan lang ay PNP, tapos ang assets mo ay 50 million, ay problema. Saan ang gagaling yung ibang assets mo? Dapat ini-include mo yon sa statement mo. Kung may negosyo ka, ilalagay mo. Pag hindi mo inilagay, malaking problema yon. Tandaan niyo yung sinabi ko sa inyo, may Chief Justice tayo na na-dismiss because of this. Inimbestigahan pa siya sa Congress and Senate. So, ingat tayo dyan. So, maraming salamat sa inyo sa pag-attend, sa pakikinig ng mabuti. At hopefully, we learned a lot of things dito sa webinar na on behalf of our commanding officer, Police Colonel Maria Anita Castillo. Maraming salamat. Thank you very much, sir. Thank you very much for that beautiful closing remarks and the reminder. A very good reminder to us na hindi porke ikaw ay Chief Justice, kung si Chief Justice nga na natanggalan ng beneficyo, tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Dismissed from the service, Chief Justice siya. Tama, sir. So anyway, sir, we would like to thank our Assistant Chief, Police Lieutenant Colonel Aquino, sir, for gracing our event. And we would like to again remind everyone, no, that RMDU, PRMS is always here to help you, guide you, and as part of our program in training and developing our personnel, this is part of it. So with that, sir, ma'am, maraming salamat po, and we would like to end this webinar and wish you good luck po. And sir, next week po, ang topic naman po natin is optional retirement. So magandang topic na naman. So yung last week, IPER, ngayon po, SALN, next week naman po, optional retirement. So again, another good topic to look forward to. So sir, ma'am, magandang hapon po. Pero before we go, pwede pong paki-on yung ating mga videos. Paki-on ng mga video nyo. Mga video, paki-on. Picturean tayo. Papipicturean lang po natin ang ating ano, for our after activity report. Ayan. Paki-on lahat ng video. Paki-on lahat ng video.
Ready na po, ready na. Sino po yung mga hindi nakawan ng video? O baka sira lang yung sira lang ng kanilang mga video. Anyway, sir, I'll now take a screenshot. 1, 2, 3. Again, 1, 2, 3. Okay, thank you very much, sir, ma'am. And this is your chief PRMS. Signing off po. Maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you.